Hello, good afternoon. So today is October 4, 2023, 3:49 p.m. So may repair tayo dito, guys. Video card again, okay? So always video card, okay? Yan, so may repair po ako dito na MSI. MSI, ito po siya. Yan. So this is MSI, as you can see. Dual pan MSI po. So ang problem po nito ay no display. So according siya may ari. So kung titingnan natin siya, kitang kita naman, liquid damage po siya. May bar marks pa dito. Analyze mga data lines. So no display siya. So possible na iyan ng daga. Ito damage, 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 damage. Ayan. So possible nilinis na rin siguro to. Medyo malinis dito sa ibang part kasi. Ayan. So pansin nyo. Medyo malinis dun sa ibang part. Pero, yan pa rin yung damage. So, yan yung i-re-repair natin today. So, hindi na natin siya kailangan testingin kasi nga liquid damage siya. So, kailangan natin mag-proceed ng repair. Okay? So, pasensya na medyo maingay yung ultrasonic cleaner kasi may nakasalang po tayong matatapos lang na na-repair ko. So, hindi ko yung nagawa ng video, guys. Pero, maganda sana yung kung nagawa ko ng video. Kasi, ang issue nun, guys, yun ay Gigabyte RX 580 4GB. Ang issue nun, guys, ay hindi nag-spin yung pan. Yan, as in parang no power. Dahil ganun, kumayag overheat yung piyasa, guys. Shorted yung kanyang 5 volts rail. Yan. Galing na rin siya sa repair technician. Yan, bago pinadala sa atin. Yun lang, hindi ko, guys, nagagawa ng video eh. Hahapon pa kasi yun, guys. Yan, sayang. Kasi may yung Isorex yung ginawa ko ng video. So, yung nirepair ko na ano, hindi ko nagawa ng video. Ayun. So, sayang. Pero, it's okay. So, voltage injection lang naman yun. Ay, so, hindi, guys, mahirap yung voltage injection na nangyari dun sa Gigabyte na yun. Kasi, ano yun eh, yung shortage niya kasi, kahit mag-eject ka sa 5 volts, hindi niya ito tinuturo. So, kailangan mo ikat lahat yung line, mga fuses. Yan, para bang malayo na yung narating ng 5 volts bago siya. Tumawid na siya ng fuse, resistor, yan. Bago siya nakarating din sa another 5 volts. So, yun. Pag nag-eject ka kasi, ang umiinit yung malaking IC ng 5 volts. Pero pag kinat mo na yung fuse, yan, wala problema yung malaking IC na 5 volts. Na-repair ko naman siya, guys, kahapon. Hindi ko lang binidyohan na kasi pag ganun kasi, alam nyo yung mga ganun, guys, na nire-repair ko kasi madalas hindi siya repairable yung mga Gigabyte na RX 480 to 580 series yan na AMD. Sirain kasi, guys, ang GPU chip nun. Yan, kaya akala ko hindi ko na mare-repair kasi galing na rin siya, guys, sa technician eh. Ay, nadali ko pa rin pala dito. Yan, sa video card repair. Ninji ka na nung ano eh. Hindi nakakuha. Ang sira niya, guys, capacitor lang. Ayan. Yung pinag-ejikan mismo nung technician na dumali, kalapit lang yung capacitor. Ang problema, hindi niya nadali. So, kapa-kapa lang siguro yung ginagawa din niya. Ako, guys, nasira, guys, yung aking thermal camera, kaya wala tayong ginagamit sa mga repair natin. Nasira na. So, kapa-kapa lang din ako, guys. So, nakapa ako umiinit. Ang sikreto dyan, guys, nilalagyan ng liquid. Lagyan mo ng liquid yung mga umiinit na parts. Kung alin dun, guys, ang may parang nagpipreto, yun na ang sira, guys. Ang voltage injection lang natin, guys, na ginamit is 2 volts. Yan. Pero nadali pa rin natin. Na-repair pa rin, guys. Ayan, so madumi din dito. As you can see, ayan. So may mga dumi. Ayan. So, unting linis lang. So, pagpagan ko lang, guys, dito sa baba. Para malinis. Para hindi na pumunta dito sa working station natin yung dumi. Kasi ang problem, guys, nito ay nasa likod. Wala dito sa harapan. Yan, 3GB lang ito, guys. Ibig sabihin, 512 ang isang memory. Medyo old model na siya, guys. Yan, so, try natin sa microscope. Oops, tinamaan yung camera natin. Taas natin siya. Yan. Excuse me. Medyo nilalagnat tayo, guys. Yan, masama pakiramdam.
So, inspection natin sa front. So, try natin siya inspection. Kitang-kita nyo naman, malinaw yung ating microscope ngayon. So, wala na ulit tayo guys, technician. Today, nag-resign na yung ating technician. So, hindi niya na kaya. Nag-quit na po. Hindi niya kaya ang board level talaga ng video card repair. So, pantatlo na po yun sa ating na-hire. Ay kaya lang, ay talaga pong hindi kaya. Yeah, suko sila sa video card repair. Yan, kahit tinuturuan ko guys. Ay. So, yung data lines pa lang din sa likuran, hirap na hirap. Ayan, ayun, dami pa lang ang tama nito. So, ang problema ko lang nito, so, wala po ako yata ang donor board. Yan, so, may schematic ba to? Ay, meron. So, present yung schematic guys, oh. Board view, so, walang problema. So, parts lang, kukunan ng parts yung problema, wala tayo. Kasi, hindi pare-parehas ang pyesa eh. Halimbawa, resistor. Sorry, talagang naupo po ako. Pasensya na kayo. May pagputok pa. Malapit na ang New Year. October 4 na po ngayon. Yeah. So, try ko muna maghanap ng schematic. So, ilipat natin sa screen. Ayan. So, schematic, downloads, and GPU for schematic. So, ang aking hinahanap ay version 328. Version 328. Search natin 328. Yeah, search natin. Search. So, tayo ba ay recorded? Ay, naghang. Ka-upload kasi ako ng ano sa ano guys sa YouTube. So, naghang. Yan lang. Tapos naka-ano. Ano tayo. Hindi ko lang bakit siya naghang. Ngayon lang ito nangyari. Hirap nang inuubo. So, nagkasakit na naman tayo. Mahanap or may problema na siguro yung hard disk ko na isa guys, yung ating backup, so kailangan ko na bumili ng hard disk kasi I think yun ang naglulok ay yung hard disk ko na isa, kailangan ko na bumili ng bagong SSD na 1TB 1TB para sa backup location kasi makumpasira na eh. Yan ang problema natin. Ayan lang. Dahil nahihirapan, so, continue nyo muna tayo sa microscope. Okay. So, ayan. So, inspection natin memory side. So, medyo may tama din siya ng liquid. Medyo mahirap lang ito guys pag ganito, pag tinamaan yung GPU chip at saka yung memory. Kasi mas malaki ang damage pag ganun guys eh. Yan. So, may tama dito. Mukhang nililinis na siya, guys, eh. Ayan, no? Yung kasing ibang parte malinis. So, hindi ko lang din alam kung nilinis na. From Alabang, guys, yung nire-repair natin. This is si MSI 1060 8GB. Ay, daming tama talaga, oh. So, may hirapan tayo nito. Kasi talagang ang daming tama. Okay. Ayan. Ayan. Ito na lang i-repair natin. Okay. So, try natin to. So, kailangan natin ito linisin kahit pwede ay walang piyesa. So, hindi ko lang kung minatanggal na piyesa dito. Ano lang ang hindi natin alam. Nililinis lang natin kasi may tumi. Tapos yung may line kasi dito, ito oh. Para siyang naputol na. Kinalawang na siya umangat. So, I don't know. Ayan siya oh. Hindi na siya nagkoconnect. So,
saan tayo magsisimula? Dito sa baba na to. Ayan, nasunog siya, guys. Dito may mga... Ayan, data lines niya. Wala. Tinamaan to. Ang dami nito, guys. Hirap na naman tayo dito maglagay. Lagi, ayan. Lagi kasi tinamaan yung ano eh. Data lines niya eh. Ang hirap niyan, guys. Ang tagal nito. Pag ano, lalagay ng capacitor. Yan lang ako natatagal lang kasi marami. Eh, lahat pa ba? Lahat pa siya, guys, papalitan. Yung gumana, swerte. Yan. Dami, oh. Panigurado, lahat ito papalitan. Eh, tabi na. Tinatanggal na siya. Eh, wala na. Pagka ganito. Lahat na yata. Kasi lahat tinamaan eh. Napapalitan na yung pagganyan. So, 3.3 natin. Na dalawang coil. Tinamaan din. Tapos dito, guys, is resistor. Kaya engage pa yan. No? Patay tayo dyan. So, huwag mangamba. Kasi may tayo ay may board view dyan. Kaya lang, daming missing parts. Tanggal na. Magagawa. Ganyan talaga ang ating repair. Pero guys, yung mga ganito, guys. Mas magandang i-repair, guys, yung liquid damage na ikaw ang nakaunang mag-repair. Yan ang tatandaan nyo, guys. Kasi sa successful rate ng ating repair, sa repair ko, guys, ay malaki ang chance, guys, ng mga repair ko na liquid damage. Huwag lang manggagaling sa mga technician. Kasi pag mga galing na sa technician, ginalaw na kasi. Huwag lang magagalaw. Yan ang kaibahan, guys. Kaya ka, pag mayroon kayong unit na ano, so make sure nyo na marunong yung technician na dadali. Kasi pag hindi, wala, kahit ilipat nyo na yan ng technician, ligaw na yan. Lalo na kung walang schematic. Swertihan na lang. Kasi yan nangyayari, guys, pag mga nare-refer ko na galing sa mga technician, maliit na yung chance. Swertihan na lang. Gaya nung nirepair ko na Isurex. Swertihan na lang. Siguro, hindi lang magaling yung tumira. Lahat na eh, nireflow. Hindi naman yun ang sira. Ay, buhay nga naman. Ganun talaga. So, marami pang kakainin bigas yung tumira, no? So, magdi-drill pa tayo. So, walang katapusang drilling. Ayan, so yan ang mga part ng repair natin. Ayan, so naubo kasi ako eh. Ayan, so subukan natin siya mag-drill. So, drilling. Tanggal na itong ano na ito. Ang dami nating ano yun ah. Ang dami nating i-repair. Thank you.
Kinain na ng kalawang. Kailangan linisin. Okay, so saan tayong bahagi? So, try natin to likuran bahagi. Okay, linisin natin siya. So, yung ganito guys ay kailangan tiyagain kahit yan ay wala hindi natin alam kung anong may pag-asa o hindi. Tiyagain nyo siya guys. Mahalaga hindi tinamaan yung likod ng GPU chip. So, buhay pa yan sigurado. Yan, basta-basta masisira. Okay. So, nasa na tayo. Another drilling. Sira na dito sa part na to. Ayan ang mga marami tayong i-re-repair. Tiyagaan. So, tiyagaan po. Oo nga, hindi na magpamerienda. Naka-live ako eh. Naka-recorded. Lagay mo lang dyan. Opo. So, tagal lang nito mag-repair guys. Kunting tiyaga lang. Kung gusto nyo panoorin at matuto, ay tiyagain nyo. At yan guys ay hindi na nakukuha sa isang tirahan lang. Kailangan ay ano. Yung tanong ko guys dito, yung ating nagretiro na technician, yung technician ko dito, tumagal lang isang buwan eh. Hindi niya kaya guys. Yung ganito lang yung ginagawa. Maglilinis ng mga liquid amis. Dito siya sumuko sa gantong tirate. Hindi niya kaya talaga yung board level. Yun, kaya, kung managbabalak din na video card repair eh, malayo-layo pa ang inyong tatahakin. Grabe na makamit ang tagumpay sa ng video card repair. Na yung mahirap siya, understanding sa lahat-lahat. Pero kung masipag naman, abot din siguro yan. Point 3 itong isang inaano natin na ito. Inaayos. Ayusin lang natin. Tanggalin ko lang yung mga kalawang.
Tanggal natin yung kalawang. Pwede na yan. 3.3 volt rail. Tapos na pala yung aking ano. Ating ultrasonic cleaner. Tapos na. Okay, tayuin na natin siya. At natin lalapatan na ng plaques. Lahat yan, itong mga to. Lalapatan na natin siya ng plaques. Para sa soldering. Okay. Ito lahat ito. Yan, kasi may matatanggal pa dyan eh. Nilapatan natin yan. So, umpisa na. Ayan na yan. Pang pakulay. Yan, maraming matatanggal dyan. Sabi na eh. Maraming matatanggal dyan. Hindi ma... Hindi mo tanggal na. Ayan ang ba. Tapos, pitik-pitik sa likod kung tatanggal. Tapos, pitik-pitik dito. Ito, isa na to. Tapos dito, yun ang, I think may wala dito fix reset eh. Yan lang, di na nakapit itong ano na to. Ganito pag naanuhan eh, corroded. Hindi na siya kumakapit. Madalas pinapalitan ko na eh. Ganyan ito. Wala na, ayaw na kumapit. Hindi na kumakapit yung hinang niya. Ayan, ayaw na kumapit. Pag ganito guys, palit na. Ayaw na niya. Ayan, kumapit dito sa mga coil. Yan ang problema guys pag ano. So, palit na rin. No choice. Magkatabi lang naman yung coil na yun.
Hindi ko na ako minawala dito sa isa. Okay. So, linis. Linisin natin. Ang dami pa nitong alignment na gagawin. Kukunti pa nga ito yung mga damage niya. Sana'y gumana. So, kunti pang linis. Isa pa. Mayroon dito. So, mayroon din dito. Putol dito, lilinyahan pa. Marami siyang putol na line. Okay. So, ang dami niyan guys. So, medyo matagal-tagal to. So, skip na natin yata sa video. Tagal na ito eh. Yan lang naman anuhin ko dito guys eh. So, maghahanap pa rin pati kasi ako ng donor. Kung makakita. Ayan. Hihinangan lang naman yan guys. Tapos na lang. So, pakita ko sa inyo mamaya. Natapos na siyang ilagay yung mga capacitor. So, nakahang din yung PC ko kasi eh. Hindi ko ma-search yung ano. Ayun, lumabas na pala siya. Ayan, so guys. Ito na siya. Ayan, so MSI. Ayan, 1060. May board view siya guys. Ayos to. Okay, may 1060. Ayan, so mayroon tayong ano bang version to. So hindi ko makita yung version guys. So tingnan natin, mayroon pa dito. Ano bang version na ito? Hindi masyado kita. Version yung... wait lang. Saan ba tayo? Yan. Nasaan na tayo screen? So, ang version... Hindi ko makita eh kung... Ayun. 328. Tama. 328 yung hinanap natin. So, tama siya. Tapos, version 328. Anong ano ba ito? Version? 7.0 siya guys. So, ito ay anong ito? 3.0. So, itong is ito dapat. So, mali yung na-open natin. Mali ito, close natin. So, dito tayo. Ito. Yan. Tapos 7.0, ito to. Meron pa ba dyan? Yan, 7.0. Marami naman. So, ito na lang. CAD. So, yan guys. Ayos na ayos ito. Kompleto. Yan. Ang likod tayo. Punta tayo sa likod. Back. Okay. Ito yung may mga tama.
So, daling i-identify guys itong kagandahan ng MSI. Ito guys, oh, may nawawala siyang pesa. Pero walang problema guys. Ah, tawag dito. Kasi may value siya guys. Oh. May nakalagay dito, NB entry. Pero wala na siya kanina. Eh. Natanggal na. May nakalagay siya dito guys. Eh. Yeah, so, tingnan natin dito sa Q524. Okay? Close natin to Control 5 Q524. Okay. Nasa na? Okay. Pan. Ayan o. Dual siya. May laman eh. May nakalagay. No, 3GB. Pero wala na siya dito guys. Natanggal na. Ayan. 0 ohms. 0 ohms. Resistor. Ayun lang. Ito ang problema natin dito guys. Kagaya nito. So napapansin nyo. Ayan yung problema ko. Ay, magiging problema natin. Kagaya nyan. 47K. Wala nyang... kung mga 0 ohms lang. Ganyan. Meron tayong resistor. Pero kagaya na yan. 47K 5%. Wala tayong makukuha nyan. Kasi walang... Walang resistor na... Dito sa mga resistor ko. Kahit saan kasi. Wala akong nabibiling ano eh. 47K. So wala siya. Hindi available. Yung problema, kaya napakahalaga ng donor board. Kagaya niyan, wala siya. 47K. Oh, 47K. Oh, wala. Ah, meron. Meron akong 47K pala dito. Ayan. Meron naman tayo pala, guys. Ayan. Meron tayong 47K. Ayun. Kaya lang, minsan meron. Halimbawa, 43.3. Wala siya dyan. Kasi nakalagay dito, 43 lang. Yan, merong, yun ang nasasabi ko kanina na malagay yung nanopural. So, pag mabang sinusunso natin siya, hindi natin na malalaman na mayroon tayong wala dito na piyasa. Yan, so, pag nagano kaya, sa board view tayo. Saan tayo? So, screen. Board view. Yan, ito, kagaya nito, 2.2K. Yan. 0 ohms. Okay. 47K available, 0 ohms, 2.2. So, hindi ko alam kung may 2.2K tayo. 2.2K. Ayun, meron. Available yung 2.2K ko. Yan. The others, ito. 3.3. So, available naman meron tayo nyan. Nakakukuha. Sa ano guys, sa ano rin tayo, 3.3 rails din natin siya kukunin yung 220 ohms na coil. Yan, tapos may ano pa dito. Ito, no pins, ibig sabihin no connection. Hindi, mayroon eh. Kaya lang, sa bagay, hirap kasi nito eh. Ang nakalagay din sa ano guys is, yung iba walang piyasa. So, malalaman natin mga kung anong effect kung kailangan pa ba siyang lagyan o hindi na. Kasi isa lang na din naman yung line eh. Kung chine-check natin siya. Kagaya nito, mapansin nyo, dikit-dikit siya lahat din ito. Dikit-dikit. So, nakalagay kasi ay dalawa lang. Ito lang. Tapos wala yung resistor. So, ibig sabihin, connected lang din naman siya. Ito, hindi ito na lang yung nakalagay eh. Dalawa. Tapos dito, ayan. Ayan. So, sa PEX reset. So, yung dito, capacitor guys. So, madali yan. 0.22 UF lang naman eh. Yung isa yata ay 0.4. Yan. Pare-parehas naman to sa ibang unit. So, madali yan. So, marami din tayong MSI. Kaya, walang problema sa ano. Yan guys. So, subukan ko muna guys maghanap ng tawag dito. Hanap muna ako guys ng donor board. At least yung exact. Para lang makakompare ko din. Then, may naunang repair dito guys na kailangan ko tapusin. Yan, okay? So yung repair kasi na yun ay yung Gigabyte. So may display na yun guys. Ayusin ko lang siya. So 4:24 PM. Kung hindi umabot ay baka bukas na ako ulit mag extended ng video na ito. Okay? So nakapag-upload naman tayo sa YouTube na. So okay na. Ayan guys. So ayan. So ngayon ay October 4.
Yan guys, so medyo matagal din pati ito. Tapusin ko muna yung naunang repair sa kanya kasi sa lineup may lineup tayo ng pila ng repair guys. Yun kasi ay kahapon ko pa yung repair. So ito ay ngayon lang. So yan, ang schedule pa naman nito is matagal pa rin naman yung schedule niya. Pero ongoing repair na rin siya ngayon. Yan, okay? So unahin muna natin yung isa, then balikan ko kayo guys a few minutes, okay?
pinakasalpak, patay tayo dyan. Ay, sayang guys. Sayang ang aking explanatory. Yan. So, ulitin ko. Ulitin natin. Yan. Pero as you can see naman, nag-display siya. Yung mic ko kasi, yung chinarge ko yung ating ano mic. So, ulitin ko lang siya guys para at least, ano. So, sayang naman para maintindihan. Ayan guys. So, na-test natin. Wala man shorted siya. Walang shorted. Okay, ni-repair natin. As you can see naman, pero nag-display siya. Diba? So, pasensya na po at nawala yung mic natin. Okay? So, ayan. Yung mga pinalitan natin. Pakita ko naman sa inyo. Kahit pa paano siguro. Ayan. Wala naman ibang other components na ano. So, pasensya na kayo. Hindi pala nakaplug yung mic ko. Nakalimutan ko. Pero, at least guys. Ayan. Na-show ko naman. As in, hindi. Sana hindi naman lag yung ating recorded na video. Ayan. Okay na ito guys. May display na. Ayan. So, sa lahat po guys, I'm inviting you to subscribe to my YouTube channel and paki-like and comment and paki-share na po sa ating mga kababayan na mga hindi nakakakilala ng mga video card repair para makahanap sila ng legit technician na marunong talaga basta video card repair. Dito sa atin, purong video card lang ang nire-repair. Okay? So, maraming mga technician kasi mga laptop. Eh. So, hindi naman sila bihasa pagdating sa video card. So, tayo po ay video card specialist. Yan, kaya lahat ng video card meron tayo available, donor, wala man Borview, walang schematic, may donor tayo. So, kompleto tayo sa video card, lahat ng klase, lahat ng brand available po sa atin dito sa video card repair. Okay? So, yung ni-repair natin ay MSI 1060 3GB DDR5 from Alabang po ito. So, teacher po yung may-ari yata, babae. Yan. Okay na po to. So, bukas na po natin siya i-stress test. So, ngayon po ay October 4 pa din, 22-23, 6 PM na po, OT time na tayo. Yan. Bukas na po ang stress test nito pag na-approve yung may-ari kasi papalitan ng thermal pad. At yung mga piyasa, yan, for approval. Okay? So guys, salamat po sa inyong lahat. Sana may nabusog kayo at natutunan sa ating repair na ito. Okay? Thank you for watching. See you in the next repair.